kung mapatunayan na peke yung birth certificate ni Mayor, and she is, kung mapatunayan na she is not in fact a Filipino citizen, ano po yung magiging pananagutan niya? Just have a few questions for the COMELEC regarding yung subject ng investigation ng committee sa ngayon. So, thank you also for submitting the requested documents to the committee. Didiretso na po ako agad sa tanong. Ang sabi niyo po ay trabaho lang ng COMELEC ay tanggapin ang mga dokumento ng mga kandidato at siyasatin kung ito ay kumpleto. So, tama po ba sabihin na COMELEC doesn't look beyond the four corners of the documents? Madam Chair, good morning and the members of the committee. Tama po, Madam Chair, ang sabi po ng Korte Suprema sa Serafica versus the Commission election, nireiterate yung decision nila sa Cipriano versus the COMELEC. Ang duty po kasi ng commission ay ministerial, na kung saan tatanggapin namin ang certificates of candidacy basta kumpleto yung lahat ng items doon sa form ng COC, at ito po ay under oath. Ibig sabihin po, wala po kaming power to request additional documents because hindi po kami pwedeng mag-reject o mag-reject ng filing of the certificates of candidacy. Kahit pa nga yung mismong tao nagpa-file, maaari sa harap pa lang ay pwede niyang ma-question, wala po kaming discretion. Hindi po namin alam, Madam Chair, yung background ng bawat isang kandidato na nagpa-file ng kanilang certificates of candidacy. Well, naintindihan ko naman po yan, Chair, based on the presumption of regularity in the performance of duties, dahil ang birth certificate, ang passport, issued naman ng government agencies. Pero paano po sa ganitong klaseng mga kaso na ang daming butas ng birth certificate? What do we do in the face of mounting evidence, not just in the case of Mayor, but that Filipino citizenship can be for sale? Tingin nyo po ba nagwawarant ito ng ilang mga pagbabago sa election law natin? At kung oo, ano-ano kaya ang mga ito? Tama po, Madam Chair. Maraming salamat po. Sana po wag kami bigyan ng discretionary authority, kasi madami po mag-aaway ng mga kandidato at mga local COMELEC namin pag magpa-file ng certificates of candidacy. Pero pwede naman po na baguhin natin yung pong Section 74 ng Omnibus Election Code, kung saan na andun po kasi yung lahat ng items na dapat na nakalagay sa form ng Certificate of Candidacy. At sana po maglagay din yung batas, kung magkakaroon ng pagbabago, ng mga karagdagang dokumento na pwedeng i-attach sa ating pong Certificate of Candidacy. Halimbawa po, ang birth certificate, pwede na pong pagsimulan yan ng lahat ng mga impormasyon katulad sa age, katulad sa residency, at katulad po sa citizenship. Pero dapat din po natin maunawaan, yun po ang kadahilanan kung bakit yung kapangyarihan ng COMELEC to motu proprio disqualify candidates ay limitado lang po sa nuisance candidacies. Pero kapag po ang pinag-uusapan, Madam Chair, ay ang qualification or eligibility based on age, citizenship, residency, registration as a voter, literacy, able to read and write, at yung iba pa nga po, 3 consecutive term limitations, sabi ng Castillo versus the COMELEC, ay ito po ay hindi pwedeng motu proprio ng COMELEC. Kinakailangan merong formal na petition na ipa-file, sapagkat yung issue po, Madam Chair, ng citizenship, medyo komplikado po yun. Hindi po pwedeng sa birth certificate lang. It may appear sa birth certificate na ikaw ay Filipino. Your father and mother are both Filipinos. Pero yung pala, yung lolo mo ay foreigners, and therefore, natatransfer yung mismong citizenship. Dito po kasi sa ating bansa, kapag pinag-uusapan ng citizenship, ay ang ating pong ina-apply na principle, yung principle of jus sanguinis, blood relationship. In the case of Grace Poe versus the Commission on Election, before the Honorable Chairperson had authored the law on the foundling, doon po ay nagkaroon ng presumption ng Korte Suprema, sapagkat kinakailangan matrace muna yung mga magulang ano ba talaga ang citizenship, para po yun ang nalilipat. In other jurisdictions, Madam Chair, katulad ng United States, hindi po sila kumikilala ng jus sanguinis principle. Jus soli po sila. Ibig sabihin, place of birth. Kaya mayroong mga ilang Pilipino doon nanganganak sa abroad para po yun ang citizenship. Yun po ang dahilan ng kung bakit complicated yung issue ng citizenship, and it will require a formal hearing. Now, ngayon po na-expose itong mga ganitong klaseng bagay, sana po sa ating mga kababayan, ganung hindi pa man nababago yung batas, dapat po we have to be very vigilant. We have to file petition to disqualify and or cancel candidacy. For information, Madam Chair and the members of the committee,
Pag po kasi age, citizenship, residency, registration as a voter, and literacy, hindi po siya disqualification petition. Siya po ay proper ground for a petition to deny due course and or cancel candidacy under Section 78 in relation to Section 74 of the Omnibus Election Code. Meaning, pag kinancel po namin ang inyong candidacy, you cannot be substituted because as if you did not become a candidate. Yung po yung, kaya po sana po aware tayo dahil may period po yung filing ng mga ganitong klaseng petition. Ito po ay pwede lang i-file to within 25 days after the date of the filing of the candidacy. Failure to file within that period, wala na pong jurisdiction ang Commission on Election. Maraming salamat, Chair. And very well noted din yung dahil in aid of legislation, yung investigasyon, pati yung mga payo nyo na pwede namin pag-aralan, mga pag-amienda, particular sa sections 74 at 78 ng Omnibus Election Code. At kung po, kung mapatunayan na peke yung birth certificate ni Mayor and she is, kung mapatunayan na she is not, in fact, a Filipino citizen, ano po yung magiging pananagutan niya? Kung sakali po, Madam Chair, na magpapile muli ng Certificate of Candidacy at a formal petition will be filed, remember po, katulad na nabanggit ko, ito po hindi ground for disqualification, ground po ito ng cancellation of candidacy. Ang basis po ng cancellation ng candidacy ay misrepresentation. And misrepresentation is an election offense punishable by 3 to 6 years imprisonment. And at the same time, since ang Certificate of Candidacy po ay under oath, it can still be, the person can likewise be liable for perjury, Madam Chair. And kung masakali makonvict, perpetual disqualification to hold public office. And huling tanong mula sa akin at this point, Chair, kung siya po ay matanggal sa puesto, just for the sake of our listening and viewing public, sino po yung aakyat? Yung natalo po ba na kandidato o yung kanyang vice mayor? Kung sakali po, Madam Chair, na nakapag-file ang isang registered voter bago mag-eleksyon during the period na binabanggit ko ng cancellation of candidacy, kahit po yung kandidato ay nanalo, that COMELEC retains jurisdiction, and if later on, kahit siya ay public official na elective at that, we found out na talagang nagsinungaling o nagkaroon ng misrepresentation, canceled ang candidacy, naging final ang kanyang ang cancellation ng candidacy, ang uupo po ay ang second placer. Because according to the Supreme Court, as if hindi siya naging kandidato, yan po yung kaso doon sa Lucy Torres case. Ngayon po, Madam Chair, kung hindi po walang na-file, katulad po sa kasalukuyang pangyayari, walang na-file na kaso sa COMELEC na cancellation of candidacy. Subalit, kung later on magkaroon ng isang kaso, halimbawa petition for quo warranto na pwedeng ma-file ng opisina ng Solicitor General, then in that case, at magkaroon po matanggal, the rule on succession shall be applicable. Vice Mayor po yung uuwi. Uupo kung sakali po. Maraming salamat, Chair. So, depende sa gagamiting proseso yung magiging outcome para sa bayan ng Bamban kung sakali.